Moms, sa panlasa natin to. Ngayong araw ay magluluto tayo ng kakaibang tokwat baboy. Para sa kumpletong sangkap at tamang procedure, watch this! At para sa pagluluto ng ating tokwat baboy, gagamit tayo ng pork belly, 2 kilograms. Seasoning powder, 1 tablespoon. Patis, 3 tablespoon. 1 pieces ng red onion. Dahon ng laurel at cracked pepper. Asin. Gagamit rin tayo ng tokwa at tubig para sa pagpapakulo at spring onion for garnishing. At para naman sa ating gagawing sauce ng tokwat baboy, gagamit tayo ng 3 pieces medium size ng red onion, seasoning powder 1 tablespoon, 1/3 cup ng suka, 1/2 cup ng soy sauce, dark brown sugar 1/3 cup, liquid nor seasoning 1/2 cup, 1/4 cup ng Kikkoman soy sauce o Japanese soy sauce, siling aba 100 grams, at gagamit rin tayo ng siling labuyo 4 na piraso, depende kung mas gusto nyo ng spice na tokwat baboy. At ngayon, kumpleto na ang ating sangkap. Umpisa na natin ang pagluluto. Ang una natin gagawin, maglalagay tayo ng 1 litro ng tubig sa ating kaserola. I-season na rin natin siya ng seasoning powder, pisos, at ilagay na rin natin ang ating onion, salt, at ilagay na rin natin ang ating dahon ng laurel at cracked pepper. At isunod na rin natin ilagay ang ating 2 kilograms na pork belly. Sa pagpapakulo ng ating pork belly para sa ating tokwat baboy, makangailangan lang to ng 30 hanggang 45 minutes dahil para hindi siya masyadong lumambot, dahil iihawin natin to mamaya para mas mabango at mas masarap ang ating tokwat baboy. At habang iniintay natin tong matapos ang 30 minutes o 45 minutes, gagawa naman tayo ngayon ng sauce. Sa paggawa natin ng sauce, napakasimple, paghahalu-haluin lang natin ang lahat ng sangkap ng katulad nito. Itong lahat ng sangkap na nabanggit natin kanina, sakto na to para sa ating gagawing sauce. Diyan natin ang suka at itong labuyo para mas spicy ang ating tokwat baboy, or depende kung mas gusto nyo yung hindi masyado manghang, huwag nyo nang lagyan. Lagay rin natin ang ating dark brown sugar at ang ating onion, siling haba, at maglalagay rin tayo ng tubig sa ating ginawang mixture. 1 cup ng tubig para sa ating ginawang mixture. Kaya tayo naglagay ng tubig para hindi masyadong sobrang asim ang ating ginawang sauce ng tokwat baboy. Para kahit higupin natin itong ating sauce, napakasarap. At ngayon, tapos na ang ating sauce ng tokwat baboy. Set aside muna natin para magprito naman tayo ng tokwa. Bago natin prituin tokwa, kailangan muna nating biyakin to katulad nito. Biyakin lang natin sa gitna ng katulad ng ganitong sukat. Ganito. At kapag katapos nito, ready na natin siyang prituin sa mainit na mantika. Make sure mainit ang ating mantika para hindi madurog kung sakaling haluin natin itong ating tokwa. Kapag malamig kasi yung mantika at inilagay natin itong ating tokwa, may tendency madurog o mabiyak-biyak kapag hinalo natin.
At ngayon, kung mapapansin nyo, itong ating tokwa, nag light brown color na. Sigurado, nag crispy na rin to. Itong ating tokwa, may pagka crispy na. Pwede na nating hanguin. Napakaganda na ng kulay ng ating tokwa. Hanguin lang natin lahat. At pagkahango natin, set aside lang natin para mag-cool down bago natin hiwain. At ngayon, tapos na natin pakuluan itong ating pork belly. Kung mapapansin nyo, after 30 minutes, tamang-tama na yung naging lambot ng ating tokwa at baboy. Yung ganitong paglambot ng ating pork belly, ito ang mas masarap sa tokwa at baboy, lalo na kung iihawin. Kaya kailangan nating ihawin to para sa masarap na ating tokwa at baboy. Pwede na nating ihawin. Ihawin lang natin, ilagay natin ang kabilang parte ng ating liyempo. Ilagay lang natin isa-isa sa tapat ng may baga na nauling. Katulad nito. Itong ating pork belly, kahit hindi naman natin masyadong lutuin kasi malambot na to. Medyo i-check lang natin, baka medyo nasusunog na. Katulad nito, pag nag-mark na yung grill, napakaganda na nito. Pwedeng-pwede na siya nating baliktarin. At itong ating tokwa at baboy na ginagawa, medyo kakaiba to kaysa sa tokwa at baboy na natikman na natin o nakain natin na nilaga, ordinary tokwa at baboy na nilaga lang o pinrito. Ito, inihaw natin para mas masarap. Ito ang masarap na tokwa at baboy natin. Pwedeng-pwede nating i-partner to sa lugaw pagkatapos. O kaya kung meron kayong okasyon o medyo nagre-relax kayo with the friends, ito ang suggestion kong gawin yung pulutan. Itong ginagawa naming tokwa at baboy. Pagkatapos nating ihawin ang ating pork belly at may prito ang tokwa, hinihiwa ko lang siya ng ganito. Iwahi lang natin siya ng ganitong sukat o kung anong sukat ang mas gusto natin. Wala naman tayong sinusunod na sukat. Depende lang sa atin kung anong gusto nating sukat sa paghiwa. Pero para sa akin, yung ganitong sukat, mas okay na okay to sa ating ginagawang tokwa at baboy. Ngayon tapos na ang ating ginagawang tokwa at baboy. I-mix lang natin siya isa-isa. Unahin natin ang ating iniwang liyempo. Sunod natin ang ating iniwang tokwa. At lalagyan natin ngayon siya ng ibang sauce. Sa paglagay ng sauce, kunin lang natin itong mga sibuyas, sili, at ilagay sa ating tofu at sa ating baboy. Itong natira nating mixture, gagawin natin itong sausawan. At i-mix lang natin to para medyo magkaroon ng timpla ang ating tokwa at baboy. Ngayon, tapos na ang ating tokwa at baboy. Ilagay na natin siya sa serving plate. At lalagyan natin ng garnish. Lagyan ng spring onion. At ngayon, tapos na ang ating tokwa at baboy. Inuman na! Oops, drink moderately. Muli, maraming salamat po sa patuloy na nanonood at sumusuporta sa aming channel na panlasa natin to. At huwag nyo rin kalimutang mag-like,
share at mag-subscribe dito sa aming channel. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga nilalabas na aming video. Salamat!